meron ding blessing na darating dyan. Diba? Ganun lang. Siya, may mali. Ako, may mali. Parehas kaming dalawa. Ang importante dito, meron naman tayong chance na i-prove sa tao na talagang deserving tayo sa silver plate bottom na nakuha natin. Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating makababayang OFW, kumusta na po kayo? Ako po muli si Taong Gala at sa araw na ito, magbibigay na naman tayo ng panibagong reaction video. Pero hihilingin ko sana kung bago ka lang sa aking tahanan ay pindutin mo na ang subscribe button at bell button para updated ka sa susunod pa nating mga reaction video. At syempre ang pag-uusapan po natin ngayon ay ito pa rin po si Miss LG Satterfield. Alam niyo po mga kaibigan, nagbigay po siya ng statement patungo kay Makagago. No? Sinagot niya yung pahayag ni Makagago. Pero sa statement nito, mas bigyan natin ng diin, bigyan natin ng focus yung positive side. Meron kasing mga punto na tila nagustuhan ko at gusto kong i-highlight ito ano para po sa inyo. The other side of the coins of Miss LG Satterfield. Meron siyang sinabi na gusto kong pakinggan natin at bigyan natin ng reaction. Ang ganda kasi nito. Okay, ito yung sinabi niya. Magaling ako. Kaya naging motivated ako. Alam mo, sa lahat ng mga bashing at sa lahat ng mga hate na nakuha ko, motivated ako na mas maging better at mas hindi nagre-rely sa kahit sino at papatunayan ko sa inyo yan. Alright. So, baka magtaas ko kayo ng ilay na dun sa sinabi niyang magaling ako. Yan po ay sinabi ni Makagago na magaling ka, naniniwala akong magaling ka. And kumbaga, na-appreciate niya yung bagay na yan na magaling ako, sinabi niya. Ang pinakamagandang punto dun sa sinabi niya, ipinakita niya kung paano i-handle yung pangapambabas sa kanya. No? Sabi pa nga niya, namumotivate siya doon sa pangbabas. Isa sa magandang punto na nakita o nasabi niya dito sa pahayag nito ay yung pagbaba ng kanyang subscribers. Kasi kung mapapansin po natin, from 194,000, yun yung ano niya, yung pinakamataas niya, bago pumutok po yung issue, sa ngayon po ay 181,000 na po. So napakalaki po ng ibinaba, and that is nearly 13,000 followers yung nagbaklasan sa kanya. Pero kung titingnan naman natin ang kanyang views, kung pag-aaralan natin ang kanyang channel, sa kabila ng lahat na marami pong nabaklas, ay tila hindi naaapektuhan ang kanyang channel views. Kasi tingnan natin mga kapatid ha, yan ang maliwanag yan. 4 days ago nung in-upload niya yung Hiwalay na Ba Talaga, yung title niyan, pumalo siya ng 692,000 views. Malaki yun. Malaki yun. Kumpara sa mga free views nung una pa lang, hindi nga ako siya nagwa 100. Tulad na sinasabi natin, early 60. Ang isa lang na nag 100 dun, yung sila ni Piulo Pascual, na video nila, travel vlog yun, na 104. Yun lang yung pinakamataas noon. Pero ngayon, pumalo siya ng 692. Itong kasunod niya, dito sa vlog 2 days ago na may title na Scandal, ay umalo siya ng 373,000. And itong kanyang kay Makagago, mataas na rin po ang views ngayon, no? Mataas na rin ang views ngayon. Now, ano ang point dito? Ito, real talk mga kaibigan, hindi sa kinakampihan natin si Miss LG, ina-analisa natin ang bawat sitwasyon. Although nagbabaklasan doon sa subscriber, pero yung mga nanonood o yung mga nagbabaklas, nanonood pa rin sa kanya. So, isa sa magandang indicator dito na kahit nawalan siya ng sub o nababawasan, nagbabawas ang kanyang sub, bumabalik din naman yung mga nagbabaklas sa panonood sa kanya. So, wala pa rin. Tandaan po natin mga kaibigan,
In terms of revenue, ang pinagbabasihan dito is the number of views, hindi naman number of subscribers. Di ba? So, wala pa rin epekto. Pero, ang maganda rito, marahil nagkaroon ng na-internalize ni Ms. LG, meron mga pagbabago, mga adjustment siyang ginawa, no? Isa sa mga kanyang sinabi dito is na nagustuhan natin itong panawagan niya ng suggestion, sabi niya. Pakinggan nga natin ang eksaktong sinabi niya. May mga suggestions kayo na mga... Yun, suggestion. Mga videos na gusto nyo ipagawa, na mag-comment na kayo. Kasi tulungan na lang tayo dito, di ba? Ganun lang naman yun. Yun. And... Tulungan. Shout out. Yun sa sinabi niyang tulungan. Alam niyo po mga kaibigan, kung magkakaroon po tayo ng comparison, kung inyong maalala, nangyari rin po ito kay Idol Raffy Tulfoy. Nung mga bago pumasok ang kasagsagan ng eleksyon, di ho ba? Naalala ninyo yung may binatawang salita si Senator Raffy Tulfo na medyo hindi nagustuhan ng mga kampo ng mga DDEs. Ito ho'y baliktad na ulang. Ano? At dito mga kaibigan, million subscribers ang nagbaklas. Almost nearly mga 3 million ang nabaklas sa subscribers ni Idol Raffy Tulfo. Pero, sa kabilang dako, nanalo pa siyang senador, tapos ngayon bumalik naman uli ang subscribers. Bakit ko inilalatag ang puntong ito? Kasi gusto kong paipaunawa at maintindihan natin na itong nangyayari ngayon kay Ms. LG ay pansamantala lamang ito. Ibig sabihin, talagang magkakaroon siya ng baklasan kasi nagulat ang tao eh. Ang reaksyon ng tao, niluko kami, nagalit sa kanya, no? Normal yun. Pero, isang punto na maganda rito, yung tinatawag niya o napanawagan niya ng suggestion. Kung paano. Well, sa usaping suggestion, ako para sa akin, mas maganda siguro Ms. LG, pasukin mo ang, dahil gusto mo naman patunayan sa sarili mo na kaya mong panindigan na talagang karapat-dapat ka doon sa play button na yan. So, pwede pasukin ang mga charity mission, charity vlogs, pagsasagawa ng kawanggawa, no? Yung mga vlogs na makakapagbigay ng inspirasyon at motivation sa mga taong manonood. Kapag ganitong nangyari, I'm very sure mga kaibigan, babalik din po yung mga nagbaklasan sa kanya. Kasi matatabunan na po yung galit. Ito ho naman ay ngayon lang eh. Nagagalit ang tao dahil ngayon. Pero kapwa natin hinangaan at minahal si Ms. LG at si Boy Tabang. At ang hinangaan natin yung kanilang magandang chemistry. Malay natin. Isang araw, nakagawa ng mas maganda si Ms. LG, tuloy-tuloy ang kanyang paggawa ng maganda. Baka ho, magkaayos itong dalawa, maging magkaibigan sila. O diba? So, balik naman sa pagpapasihan ng mga tao. At least, basta alam lang nila yung kanilang mga, kumbaga, yung kanilang mga boundaries, kung hanggang saan lang yung kanilang magsasama. Pero hindi natin sinasabing yun. Ano lang to, mga kaibigan, mahalang bawal lang. No? So, yun po yung nakikita natin. No? Hindi naman lahat ay negatibong ibato natin. Himayin natin ang issue doon sa punto na mayroon tayong mapupulot na maganda. Hindi ako, kumbaga, hindi ko binibuild up dito si Ms. LG. Ang sa akin lang, hinihimay ko lang yung issue base sa punto na nakuha niya, na sinabi niya, na magandang pakinggan. No? So, ito yung pagkakataon. Kaya baguhin niya yung sistema, baguhin niya yung estilo ng kanyang pagbablog. Sapat na yun. Sabi nga niya, move on. Inamin na niya na ginamit lang niya yung taong bayan dito. Well, yun siya, yun yung pag-iisip niya. Pero kung sa pagdating ng panahon ay babalik siya sa realisasyon at gagawin niya ang isang magandang punto, magandang pagbablog para sa tao at ipapakita niya ang isang totoong LG bilang siya. So I do believe babalik yan. Hindi mahirap bumalik ang mga nagbaklasan sa kanya. Kasi tayong mga Pilipino madaling magpatawad. Higit lalo kung nakikita natin ang sinseridad ng kanyang ginagawa. So, sana, diba, sabi sa kanyang panawagan, tama na. Sabi nga niya, mag-comment kayo, huwag na yung mga
negatibong comment, magandang ano to, magandang indicators to, no? Na sana yun, katulad na siya, sana tama na yung mga palitan kasi walang mangyayari. Tama na, move on na tayo. Bigyan natin ng pagkakataon si Miss LG kung ano yung kanyang minaplano para sa kanyang sarili, na sinasabi niya kaya niyang bitbitin yung kanyang sarili para isang maganda at makabuluhang pagbablog. At kung mangyari yan, I'm very sure, mga kaibigan, sure ako na magbabalik or ibabalik ng taong bayan yung suporta na ibinigay sa kanya. At maaaring lampas pa yan. So, hanggang dito lamang, mga kaibigan, kung ano po yung inyong mga naramdaman, I do believe na mayroon din kayong mga reaksyon. Please po, comment down below lang po, mga kaibigan, kung ano naman po yung inyong mga reaksyon, ano po, patungkol po sa bagay nito. Kaparte kayo lagi ng ating vlog. Make a love shoutout nga po pala sa ating mga kaibigan, lalo na kay Boy Saing na masugid nating taga-suporta. Lagi pong nagko-commento, make a love shoutout sa iyo, Boy Saing. No? At sa ating mga kaibigan dyan, mula po sa Friends Life Matters USA, Team Ayuda Revive, yung ating pong Team Vulnerable, Team Pima, ayan, Team Budol, Team Unity, ating pong Let's Talk 101 ni Sir Julius, at yung OFW Waray Talk Show ni Miss Ran. Sa inyo pong lahat, mga kaibigan, magandang araw. Again, ako po si Taong Gala, at bago po tayo matapos, sana po huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button at bell button para lagi ko kayong kasama sa susunod pa nating mga updates at sa susunod pa nating mga reaction. Hanggang sa muli po, mga kaibigan. Paalam po.